umuusok pa sa lamig ang tila nagsasayaw ang bote ng soft drink slushy na ito. Napatok ngayon sa social media para bang eksena sa ilang food vlogs sa abroad. Pero ang machine para gawing nagyayelo ang mga yan, gawang Pinoy na matatagpuan sa Caloocan. Ang isip ko kasi may maano sa imahinasyon eh. Kahit pakita mo sa akin ng picture o video, so kaya ko siyang gawin. Nakakaintriga ang itsura at parang kahit hindi ka nauuhaw, eh nakakatakam. Kaya patok na patok daw ang kanilang gimmick. Kada araw nga, umaabot sa 8 cases ng soft drinks ang nabibenta nila. 30 pesos ang soft drinks with syrup at 45 pesos naman kung mas malaki at may nata na kasama. Yung slushy, nakikita ko siya, uso siya sa Thailand, pero dito sa Philippines, parang ngayon pa lang talaga ako nakakita ng ganyang klaseng machine. Hindi tayo papahuli na tikman kung anong lasa ng Mekus-Mekus soft drinks na ito, pero Pinoy version. Ito yung slushy, noon, so nakatulong yun sa texture ng drink mo, plus makukuha mo pa rin yung carbonated na sensation na makukuha mo sa pag-inom nga ng mga soft drinks. Gumagawa rin sina Dave Hans ng katulad na machine, kaya pwedeng-pwede sa mga gustong magnegosyo. Ibang klase talaga ang diskarte ng Pinoy pagdating sa paglikha ng mga pangkabuhayan. Kaya kung may sipag at syaga, may nilaga na, may soft drinks slushy pa. Basta, huwag sobra-sobra ha. Mobile Journal, ibanta rin kayo po hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang soda slushy machine sa Caloocan kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Nakita ko na ito eh sa internet, no? Kalat na kalat at trending. No? Eh, saan ba nakuha ni Dave itong idea na ito? Nadinig ko, Thailand, sabi? Thailand. Actually, Pops J, ito kasing machine na ito, popular talaga sa ibang bansa. No? Isa nga na dito yung Indonesia and Thailand. No? So, marami talaga, nagbaviral kasi yun sa mga sa social media. So, yung mga Pinoy, naiinganyo na, ano kayong lasa? Ano kayong pakiramdam nung kumakain nito? No? Tapos, actually, Pops J, ang una talaga nag-push sa kanya para gumawa niyan ay yung kanyang tita. Oo. No, tinanong siya kung kaya daw ba niya gawin yung itong machine na to. No? So, yun, sabi niya, okay naman, kaya naman, meron naman kasi siyang background pagdating sa mga paggawa ng mga ganito dahil may-ari siya ng isang motor shop. Itong slushy na ganitong klase, no, na soda nga, ano na ginagawang slush? Ito hindi mo ma-achieve kung hindi mo gagamitin yung machine na yan. Eh, no? Nabanggit mo, ibinibenta niya rin ang naturang machine sa halagang 35,000 pesos. Mahal yun ah. Oh, pero siya lang ba ang gumagawa nito? So Pops J, so yun nga, siya yung unang nakagawa nito sa Pilipinas. So yun yung kiniklaim niya. No? Pero actually, wala pa ako nakikita. Wala pa ako nakikita ibang gumagawa nitong specific na slushy maker na to. No? May bumili na ba sa kanya? Actually, Pops J, nung nandun ako, may dalawang nag-i-inquire na investors. No? Mga gustong bumili nitong machine na to. Tapos sinatanong ko, bakit po gusto nyong bumili ng machine na to? Sabi nila, sir, kakaiba kasi. Wala pa kaming nakahitang ganito dito sa Pilipinas. So, yung iba, ready na yung pwesto para nga dito, Pops J. Ang bentahan niya ng soft drinks, 30 pesos. Natikman mo eh, sana. Natikman din natin at wala ka namang dala. Pero sulit naman ba yung 35 pesos na yan? Actually, Pops, 30 pesos. Actually, Pops J, masarap. Actually, nakakatuwa kasi nga. Yung hindi kasi iisipin kasi ng ibang tao baka nawala yung espiritu ng soft drinks eh. Kasi inalog-alog, no? Pero hindi naman siya nawala. Actually, nadagdagan pa nga yung flavor ng soft drinks. Yung mararamdaman mo pa rin yung carbonated na may fizz pa rin. May fizz pa rin. Yung hinahanap kasi natin pag nag-iinom tayo ng soft drinks, no? Mararamdaman pa rin yung fizz na yon sa pag-inom nitong slushy niya. Paano niya nabuo itong machine na ito, Ivan? Sabi mo, may background siya ng kaunti. Sa engineering ba? Engineer ba siya? Ano bang background niya? Actually, Pops J, nag-test na siya. No? So, tinapos niya yung NC2 sa TESDA. So, meron talaga siyang handy skills. No? Technical skills para dito sa paggawa nga ng mga ganito. Plus, meron din siyang motor shop nga, nabanggit natin. So, gumagawa talaga siya. Sanay talaga siya sa pag-welding, sa pag-create ng mga bagay na metal. Pops at ito, improvised lamang mula dun sa kanyang nakita sa Thailand. Tama ka dyan, Pops. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Ivan Tarinque.